Una sa lahat, dalawang bata natagpuang patay sa loob ng kotse sa Angeles City sa Pampanga. Na-lock sa loob ng sasakyan ng mga bata habang naglalaro. Nakunan pa ng CCTV ang dalawang bata bago sila matrap. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Pagkat ng gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Mula sa resort sa Chocolate Hills, ngayon naman, tinatayo umanong bagong kapitolo sa Cebu, inulan ng batikos matapos kalbuhin at patagin ang bundok. Higit 2 pisong taas presyo sa gasolina sa salubong sa mga motoristang magbabakasyon ngayong Semana Santa. Sitwasyon sa bus terminal ngayong huling weekend, bago ang mahal na araw, silipin natin live. Dating Congressman Arnolfo Teves Jr. posibleng raw ipadeport na lamang para mas mapabilis ang pag-uwi sa bansa ayon sa DOJ. Philippine Coast Guard, pinalagaan ang pahayag ng China sa anila'y pagpigil sa ating misyon sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island. Bacolod fan sa basketball fan sa Bacolod, naka-meet and greet ang mga iniidol ng players sa PBA All-Star Weekend. At Bangsamoro pop singer na si Shaira, may ginaya raw na isa pang kanta. Inulan ng batikos ang tinatayo raw na bagong kapitolo sa Cebu na sa bayan ng Balamban matapos kalbuhin at patagi ng isang bahagi ng isang bundok doon. Giit ng gobernadora ng Cebu, mabuti naman ang layunin ng pagtatayo ng bagong kapitolyo. Nasa frontline ng balitang yan, John Arawa. Trending sa social media ang mga kuhang ito kung saan makikita ang pinatag at nakalbong bahagi ng bundok sa barangay Kambuhawi sa bayan ng Balamban sa probinsya ng Cebu. Makikita rin dito ang ginagawang kalsada sa pababang bahagi ng bundok. Sa lugar daw na yan, itatayo ang bagong provincial capital ng Cebu. Marami namang netizens ang napataas ang kilay. Sabi ng isang netizen, ang sakit daw sa mata ng ginagawang konstruksyon sa bundok. May ilan pang nagsabi na baka magdulot ito ng landslide, lalo't pinutol ang mga puno. Biro naman ng isang netizen, isang kastilyo raw yata sa ilalim ng mga ulap ang planong itayo ng lokal na pamahalaan. May nagsabi namang masyado raw malayo yan sa Cebu City kung saan naroon ang kasulukuyang Kapitolyo. Sa isang ambush interview kanina sa Cebu City, sinabi ni Governor Gwen Garcia na magtatayo nga sila ng bagong provincial capital sa bayan ng Balamban. Ang atong ipangita nga site will be in Balamban. Kana diha nga area, mao na ang atong gitan-aw nga indoor nga area. Layon daw nitong ma-decongest o mabawasan ang bigat ng trapiko sa lungsod ng Cebu at para na rin daw mas mapaunlad pa ang ibang bahagi ng probinsya. Tanan nga mga, I would say, progressive and in fact mga first world nga countries. Ang ilang seat of government is outside of the capital. Okay. Para po matagaan ang lain nga lugar o chance to develop. Sinabi ni Governor Garcia na ang ginagawang kalsada sa bundok ay access road na proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pamamagitan daw ng bagong kapitolyo, mapapabilis ang mga transaksyon sa pagitan ng bayan ng Balamban at Cebu City. Ana ay bukid diha nga gitrabaho. Okay? As of now, dili pa na province of Cebu. In fact, we are still acquiring the lots, ang mga yuta. Although, doon na natay commitment nga around that area, ilan na ibaligya. But wa pa na nato. Sa ngayon, nagpapatuloy pa umano ang negosasyon ng provincial government sa mga may-ari ng lupa na maaapektuhan ng itatayong bagong kapitolyo. Kamakailan lang nang maging kontrobersyal ang itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol na itinuturing na protected area. Idagdag pa ang ilang resort na itinayo sa protected area ng Mount Apo sa Davao. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Thank you.
Para sa may mga long drive sa Holy Week, magpagas na po kayo dahil may nakabadyang malaking taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang higit 2 piso ang posibleng itaas ng kada litro ng gasolina, habang hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa diesel. Halos 2 piso rin ang dagdag sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang big-time price hike ay bunsod ng pag-atake ng Ukraine sa mga oil refineries sa Russia. Nakaaapekto rin daw sa presyuhan ang tumataas na demand sa langis ng Amerika at China. Kamusayin natin ang sitwasyon sa bus terminal ngayong huling weekend bago ang mahal na araw. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, marami naman nagsimulang bumiyahe para magbakasyon sa mga probinsya. Pauwi ng kani-kanilang probinsya. Sigurado raw kasing pahirapan. Wala pa? Bok, may mga pasahero na pinili ng umuwi ngayong araw sa kani-kanilang probinsya para sa Semana Santa. Sigurado raw kasing pahirapan makakuha ng tiket sa susunod na linggo. Maagang nag-book ng biyahe si Angelica Teologo pauwing Bicol para doon mag-Holy Week. Ubusan na raw lagi ang tiket pauwi sa kanila tuwing ganitong panahon. Inagana namin para hindi kami ma-ano. Kasi yung last week nga, nagpabuka ko din sa isang bus. Fully book na daw. Kaya ito na lang yung bus na nakuha namin. Si Marilu Baudin na uuwi rin ng Bicol, unang linggo pa lang ng Marso, bumili na siya agad ng ticket. Special bus ang pinili lang sakyan para mas komportable. Mas komportable yung Lazy Boy. May CR na siya. Isang beses lang stopover, kaya mabilis yung biyahe kasi hindi na tigil-tigil sa mga kainan yung katulad ng ordinary bus, titigil. Nasa 1.7 million ang inaasahang pasahero na dadagsa dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX simula sa susunod na linggo. Mas marami kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng PTEX, sa ngayon sapat pa ang mga bumabiyahing bus. Tinansya natin kung ilan yung mga aasahan natin mga pasahero. Kaya as early as a month ago, hinanda na natin yan. Kinausap na natin yung mga transport operators natin. Tiniyak naman ng LTFRB na handa na sila sa dagsa ng mga babiyahe ngayong Semana Santa. Higit 1,000 special permits na mga bus ang inaprubahan nila. Simula sa Lunes, mag-i-inspeksyon ng Department of Transportation sa mga terminal para matiyak din kung nakakondisyon ang mga pampublikong sasakyan. Ang DILG naman, naglabas ng memo sa mga LGU na dapat tiyakin ang seguridad sa mga terminal na kanilang nasasakupan. Bok, higit 2,000 MMDA personal naman ang ipakakalat para magmando ng trapiko dito sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Sa hani naman ng PNP simula Lunes, mahigpit 70,000 pulis ang ipakakalat sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal at simbahan. Bok? Maraming salamat, Camille Samonte. Nagsimula na rin dumagsa ang mga biyahero sa mga airport at pantalan para sa Semana Santa. Bukod sa siksikan, tiniyak ng mga otoridad ang kalinisan para di na maulit ang nag-viral na surot at iba pang peste sa NAIA. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Mabagal ang usad ng mga sasakyan paakyat ng departure area ng NAIA Terminal 3 kaninang alas 3 ng hapon. Marami ng pasahero ang maagang bumiyahe para sa kanilang Holy Week vacation. Simula sa Palm Sunday sa March 24 hanggang sa Easter Sunday sa March 31, higit 1,000,000 biyahero ang inaasahang dadagsa sa 4 na terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Mas marami kumpara sa higit 920,000 na bumiyahe noong nakaraang Semana Santa. Kung ngayon nasa 132,000 ang daily average na pasahero, pagsapit ng linggo, aabot na raw ito sa 140,000 kada araw. Katumbas ito noong bago magpandemya. Bukod sa dagsa ng pasahero, binabantayan din ang kalinisan sa NAIA. Puspusa ng pest control sa airport matapos makakita kamakailan ng mga surot sa upuan, gayon din ang daga at ipis. Ayon sa mga nakausap nating pasahero, sa ngayon wala naman na silang namataang anumang peste sa NAIA. Okay naman mo kasi ito pa rin, pretty pa rin yung upo ko. Sitting pretty pa rin. Pretty pa rin. Wala naman ako. Kanina pa ako dito. Wala naman. So far, hindi naman makati ang mga ano ko.
Bukod sa kalinisan, tiniyak din ng Manila International Airport Authority na walang magiging aberya sa supply ng kuryente. Natuto na raw sila sa nakaraang power outage noong isang taon. We made sure no that all the basic operations of our airport from check-in, baggage handling, no, lahat po ng kinakailangan para makalipad ang ating pasahero will now have priority load sa ating generator set. Paalala ng MIA sa mga biyahero, pumunta sa mga paliparan 3 oras bago ang international flight at 2 oras kung domestic flight. Puspusan din ang paglilinis sa Northport Terminal sa Maynila bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero. Ang dating 300 average daily passenger umakyat na sa 500 hanggang 3,000 pasahero ngayon. Kaya ang mga tauhan ng Philippine Ports Authority, doble kayod para mapanatiling malinis ang mga pantalan. Magsasagawa rin daw sila ng pest control kada linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, opisyal nang dineklara ng PAGASA ang tag-init. Ngayong araw na ang simula ng warm at dry season sa bansa. Tatagal ang mainit na panahon hanggang Mayo. At dahil may umiiral na El Nino, magiging mas mainit pa raw ang panahon sa bansa. Posibleng pumalo sa higit 40 degrees Celsius ang damang init sa ilang lugar sa bansa. Kaya iba yung pag-iingat, mga kapatid. Posibleng ipadeport na lamang si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. para mas mabilis siyang mapabalik sa Pilipinas ayon po sa Department of Justice. Pagka-uwi sa bansa, diretso raw sa kulungan si Teves. Nasa frontline balita ngayon si Jenny Dongon. Naglalaro pa ng golf si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. nang palibutan siya ng mga tauhan ng National Central Bureau ng Interpol sa Dilit Timor-Leste kahapon. Sa driving range na ito, madalas daw magpalipas ng oras ang dating mambabatas. Kaya dito siya tiniktikan hanggang sa tuluyang mahuli. Inaresto si Teves sa bisa ng red notice ng Interpol. Dahil sa nakabinbing warrant of arrest laban sa kanya dito sa Pilipinas, bunsod ng patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sa ngayon, hawak na ng Timores Police si Teves. May pinadala na rin delegasyon ang Pilipinas para kausapin ang gobyerno roon para mabalik agad sa bansa si Teves. Sa ngayon, walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste. Pero ayon sa Department of Justice, pwede pa rin ipa-extradite o ipa-deport na lang ang dating mambabatas. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala na siyang valid passport. Kagaya dito sa Pilipinas, kung dinideport natin ang isang dayuhan or foreigner na undesirable alien, tayo rin naman ang nagsasabi kung kailan ide-deport. Dagdag pa ng DOJ, wala raw sila nakikitang dahilan para manatili si Teves sa Timor-Leste, lalo tinanggihan ulit ng gobyerno roon ang hiling niyang asylum. Oras na makauwi na, idediretso agad sa kulungan si Teves. Nandyan yung mga options ng krame, nandyan yung option na NBI Detention Center. So those are the options so far. Kung ano po yung magiging decision, it will be based again on how safe and secured the facility will be. Tila nabunutan naman ng tinik ang asawa ng pinaslang na gobernador na si Pamplona Mayor Janice Digamo. Isang taon din ang hinintay ng pamilya Digamo bago nahuli si Teves. Nakaka-relieve po talaga, lalo-lalo na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Tupacio, hindi nangangahulugang guilty agad o may nilabag na batas si Teves dahil lang inaresto siya sa Timor-Leste. Bahagi lang daw ito ng normal na proseso na sinusunod ng Interpol. Nakausap na rin daw niya si Teves. Pinuri naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaaresto kay Teves sa Timor-Leste. Ginagawa na raw nila ng paraan para maiuwi si Teves sa bansa at harapin ang mga isinampang kaso laban sa kanya. Tiniyak ng Pangulo na mananaig ang hustisya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mahigit isang taon na ang nakalipas sa Digamo murder case na kinasungkatan ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Balikan lang po natin ang mga pangyayari. March 4, 2023, nang patayin si Noy Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa. Nangyari po yan nang pasukin ng mga armadong lalaki ang kanilang compound sa bayan po ng Pamplona.
Politika ang lumutang na anggulo sa pamamaslang at nasangkot si Noy Congressman Arnie Teves at ang kanyang kapatid na si Henry Teves na mga kilalang kalaban sa politika ng mga Degamo. March 6, tinanggi ni Arnie Teves na sangkot siya o sangkot silang magkakapatid sa krimen. Sumuko ang 10 suspect at karamihan sa kanila. Tinuro si Arnie Teves bilang mastermind. Nagkataon namang nasa Amerika ang Noy Congressman nang pumutok ang balita. Dito na siya nagmatigas na umuwi ng bansa dahil hindi raw patas ang mga akusasyon laban sa kanya. Pati kamera, hinanap rin siya. Pero hindi pa rin siya nagpakita hanggang sa tuloy na po siyang tanggalin sa pagiging congressman ng Negros Oriental. May 9, sinabi ni Justice Secretary Boyeng Remulla na nasa Timor-Leste nga si Teves at nag-a-apply para sa political asylum. Yun nga lang, denied siya. May 17, nagsampa ang NBI na reklamong multiple murder, multiple frustrated murder, at multiple attempted murder laban kay Teves at iba pa. Inihain po yan sa DOJ. Pero ito po ang twist. May 22, nang biglang binawi ng mga testigo ang kanila sinabi na si Teves ang mastermind sa patay o pagpatay kay Degamo. Lumakas ngayon ang laban ng kampo ng dating kongresista. Pero matindi naman po ang resback. Ang dating kongresista biglang na-designate bilang terorista. Inunsyo po yan ng Anti-Terror Council noong August 1, 2023. Dahil hindi umayon kay Teves ang tadhana, lalo po siyang nagmatigas umuwi. Tila nagkakaisan daw siya. Nakipagpatintero sa mga otoridad si Teves. Hanggang sa nitong February 2024, lumiit ang kanyang bundo nang maglabas ng red notice ang Interpol. Klarin lang po natin, hindi po katumbas ang arrest warrant ang red notice. Isa lang po itong request sa law enforcement ng ibang bansa para mahanap ang isang tao at maibalik siya sa kanyang pinagmulang bansa. At ang pagbabalik ni Teves sa Pilipinas ang susunod po nating aabangan. Susunod, dalawang batang lalaki patay matapos matrap sa loob ng kotse sa Pampanga. Philippine Coast Guard, tinawag na sinungaling ang China tungkol sa pagpigil daw nila sa misyon ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. At isa na namang viral song ni Bangsamoro singer Shaira, may katono ulit na ibang kanta. Magbabalik pang Frontline Tonight. Thank you.
Kasinungalingan, yan ang sagot ng Philippine Coast Guard sa pahayag ng China na napigilan daw nila ang misyon ng Pilipinas sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sakay ng mga rubber boat, sumuong sa alo ng mga marine biologist at researcher ng University of the Philippines na inimbitahan ng Philippine Coast Guard at BIFAR para suriin ang lagay ng mga isda at coral sa Sandy Cay 1 at 2, ang mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. Hindi nila alintana ang tila nakaabang ng mga barko ng China sa Laon. Pasado alas 10 ng umaga kahapon ang maglayag sila kasama ang dalawang escort vessels na BRP Dato Pagbuaya at BRP Dato Sanday ng BIFAR. Pero hindi pa man kami nakakalapit sa aming destinasyon, biglang sumulpot ang barkong ito ng China Coast Guard at hinarang ang mga barko ng BIFAR. Sinubukan silang iwasan ng BIFAR, pero ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard vessel sa sinasakyan naming BRP Dato Sanday. Bukod sa China Coast Guard, hindi bababa sa 15 Chinese maritime militia vessels ang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas. Ang ilan tila ba nagkukumpulan at nakatambay malapit sa Sandy Cay 2. Habang nangyayaring patintero sa dagat, tuloy-tuloy rin ang pagradyo nila para itaboy kami sa lugar, pero sinagot sila ng BIFAR. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3002. In accordance with international and Philippine national laws, you are within the Philippine Territorial Sea in Municipality of Kalayaan. You are endangering our security. We advise to leave the vicinity immediately. Your actions will be reported and will prejudice our country's relations. Matapos ang ilang minutong habulan, narating din namin sa wakas sa mga sandbar. Agad sinurvey ng mga marine biologists sa mga bahura at isda sa palibot ng Sandy Cay 2. Pero hindi man kami nahabol ng mga barko ng China. Nagpadala naman ng helicopter ang Chinese Navy para i-monitor kami. Tuloy-tuloy yan sa loob ng 4 oras. Isa ang Sandy Cay 2 sa 4 sandbars malapit sa Pag-asa Island. Mula sa malayo, Malaparaiso at tila may malapulbos na puting buhangin ang lugar. Ngunit sa malapitan, tatambad sa inyo ang mga umano'y tinambak na durog-durog at patay na corals. Sa inisyal na pagsusuri ng mga marine biologists, lumalabas na kakaunti lang ang mga isda sa palibot ng Sandy Cay 1 at 2. Maging ang mga coral, unti-unti na raw namamatay. There seems to be a suggestion that these reefs are not healthy anymore. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posibleng ang tinambak lang doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. All I'm saying is that I find a lot of these pieces of structures and features that for me is unusual, and in my head maybe it doesn't really come from there. We need more research to really verify. Sa isang pahayag naman, tinawag na illegal ng China Coast Guard ang pagdaong ng mga Pinoy sa Sandy Cay kahit binalaan at pinigilan nila. Pero tinabla ito ng PCG. It's not really factual. That's another lie coming from the Chinese Coast Guard. Sa huli, matagumpay ang misyon ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Magpapatuloy naman ang assessment sa marine resources sa Sandy Cay 3 at Sandy Cay 4 sa mga susunod na araw. Mula Sandy Cay 2 sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Nagpapalakas naman ang Philippine Army para makapalag ang Pilipinas sa banta ng ibang bansa. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa unang tingin, parang napuno na mga nagliliparang ibon ang himpapawid ng Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Pero mga sundalo pala yan na nagka-parachute. Hindi nagtagal, magkakasunod na silang nag-landing. And emergency procedures. Free fall, kung tawagin niya ng militar. Operasyong gumagamit ng aircraft na siyang magbababa naman ng mga sundalo sa ere. Ito yung mga skill level na minimaintain natin because of there are threats na doon natin sila magagamit. Ang pakitang gilas na yan ay bahagi ng selebrasyon ng 127th anibersaryo ng Philippine Army ngayong araw.
Hindi nga lang nakadalo si Pangulong Bongbong Marcos dahil para raw siyang tinatangkaso. Kaya si Defense Secretary Gibote Dornala ang nagbasa ng talumpati ng Pangulo. We need to transform our army into a multi-mission ready, cross-domain, and capable force that can effectively thwart emerging threats to our country's stability and sovereignty. Ayon kay Teodoro, isinasaayos na ang pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept para sa buong armed forces. Ibig sabihin, mula sa internal security, mas pagtutuunan na ng AFP ang pagdepensa laban sa mga bantang magmumula sa labas ng bansa. Lahat may iba. Kasi ang strategy natin magmula noon ay even pre-World War II. Ngayon lahat mababago. Kaya ito ay very high paced pero long period na gagawin dahil magmula sa basic na doktrina ng sundalo at ng organisasyon hanggang sa kagamitan magbabago. Yung kakayahan dapat natin hindi lang sa lupa, kaya dapat umabot sa tubig na sa teritoryo natin in conjunction sa ibang serbisyo, yung Navy, yung Coast Guard, at saka yung Air Force natin. Kasi we also have to project our capability to defend our maritime features. Bukod sa pagpapalakas ng pwersa ng militar sa lupa, dagat at himpapawid, ipinag-utos na rin ng Pangulo ang pagpapatibay sa cyber defense ng bansa. Kaya ang AFP, nasa proseso na ng pagbuo ng cyber command. We are going to hire Filipinos who are really skilled in cyber, pero hindi naman kinakailangan na talagang magaling na sila because we will train them. We can fight in the cyber domain even with just a laptop, no? Or even pati nga cellphone, kayang-kaya natin lumaban. Nagpakitang gilas din ng mga sundalo ng Army sa paggamit ng arnis na siyang pambansang martial arts ng Pilipinas. Napahanga si AFP Chief of Staff General Browner, kaya pinag-utos niyang isama ng arnis sa training ng mga taga-Navy at Air Force. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, patay ang dalawang batang lalaki matapos matrap sa loob ng isang kotse sa Angeles City sa Pampanga. Sa kuha po ito ng CCTV, makikita ang dalawang batang iyan na nagtatakbuhan sa tabing kalsada. Lumapit sila sa isang nakaparadang kotse. Hindi na nahagip sa CCTV pero pumasok pala ang dalawang bata sa loob ng sasakyan. Hanggang sa natagpuan sa loob ng kotse ang bangkay ng dalawang batang magpinsan na 3 at 2 taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga pulis, napabayaan raw ng may-ari ng nabukas ang kotse kahit nakapasok ang mga bata. 4 na oras na trap ang mga biktima matapos umuno silang malak sa loob ng sasakyan. Suffocation ang ikinamatay ng mga bata. Showbiz tonight na tayo. Attention 18 fans, mag-ipon na! May bagong pasabog ang P-Pop Kings na SB19. Pinost ng grupo ang letratong ito sa kanilang social media pages. May nakalagay diyang date na May 18 to 19, 2024. Kapareho nito ang color theme ng kanilang pagtatag concert. Kaya tingin ng fans, homecoming concert ito ng SB19. Nitong Miyerkules lang nang inanunsyo ng grupo na itutuloy na nila ang kanilang pagtatag concert sa Dubai this April. Dahil sa poster, maraming 18 fans ang na-excite. Trending yan ngayon sa X. Ito pa ang mainit na chika tonight. Matapos ang controversial na kantang Selos, may bagong awitin na naman si Bangsamoro singer Shaira na usap-usapang ginaya na naman daw niya sa ibang kanta. Pakinggan nga natin yan sa report na to.
Ayos rin ito ni Shaira, lalo't talented at magaling daw kumanta ang singer. Base sa YouTube video ng kanta, may disclaimer naman ito na ang Indonesian band na Papinka nga ang original singer ng Forever single. Pero inilabas din ni Shaira ang kantang ito sa Spotify. Sa ilalim ng batas, pwede namang mag-post ng cover ng mga kanta pero hindi ito pwedeng pagkakitaan gaya na pag-release sa Spotify kung walang license cover sa original artist. Diyan lang kayo mga kapatid, may baon pa akong mainit na chika mamaya. Susunod, sawa at kobra, magkahiwalay na ng bubulabog sa Bohol at Benguet. Aspiring basketball players sa Bacolod, naka-meet and greet ang mga idolo nilang PBA stars. At Claudine Barreto, bumuweta sa mga nag-uugnay sa kanya kung bakit absent si Jody Santa Maria sa party ni Mr. M. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. May bumulagang sawa sa isang bahay sa Tagbilaran sa Bohol. Nagtago ang sawa sa mga nakakalat na gamit sa loob ng isang kwarto. Pagkaduman itong nakuha ng mga rescuer. Higit 3 metrong haba ng sawa at nasa 10 kilo ang bigat nito. Napag-alamang nakapasok sa sirang bintana ang sawa. Isang kobra naman ang nakita sa Atok Benguet. Agad itong tinimbre sa barangay. 2 rescuer ang lumesponde at maingat na inilagay sa sako ang kobra. Noon lang sinabi ng mga eksperto na mating season o panahon ng pagpaparami ng mga ahas, kaya po sila lumalabas. Naka-meet and greet ng PBA stars ang kanilang fans sa Bacolod. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Panalong panalo ang fans sa iba't ibang activity sa PBA All-Star Weekend sa Bacolod. Nagkaroon ng basketball clinic kung saan nagka-chance ang aspiring basketball players na matuto mula sa paborito nilang PBA players. Sinamantala na rin nila ang pagkakataon para mapa-autograph ang kanilang sapatos at jersey. Napakasaya po at na-meet and greet namin yung mga players. Thank you so much for the opportunity na ganito. Pero karangalan daw ng PBA stars na maging inspirasyon ng mga mas batang players. We're just excited to be able to
take some time out and give back to the kids, put some joy on their faces, as well as ours. So this is what it's all about. Hopefully, you know, we get to show them a few moves and then they can add it to their bag and be able to use them. So. Nag-school tour din ang PBA sa Negros Occidental High School na nakatanggap ng kalahating milyong pisong donasyon mula sa Liga. Makakatulong kahit konti ang PBA sa mga donation na to para sa mga bata sa eskwelahan. At tulad na sinasabi ko sa mga bata, mag-aaral kayo mabuti. Yun ang magandang pinabukasan nyo. Bumisita din ang mga players sa Fan Zone. Dito, pwedeng makita ng fans ang mismong Philippine Cup trophy. May photo booth din, face paint booth, interactive 360-degree camera, at shooting arcade. May booth din kung saan pwedeng makakuha ang fans ng tickets para sa mismong All-Star Game sa Linggo. Bukas na masasaksihan ng fans ang skills event ng alas 3 ng hapon sa University of St. Lasal. Sunod naman ang laban ng Team Grace versus Team Stalwarts alas 6 ng gabi. Nagbabalita mula sa frontline. Marty Bautista, News 5. Si Claudine Barreto na mismo ang nagsabing wala siyang kinalaman kung bakit absent si Jody Santa Maria sa birthday party ni Mr. M. Narito ang report. All set na sa kanyang comeback movie si Optimum star Claudine Barreto. Para yan sa pelikulang When Magic Hurts. Kasama dito ni Claudine ang anak niya si Ariana at ang rising star na si Beaver Magtalas. Chika ni Claudine, na-excite siya nang malaman niyang gagamitin din dito ang kantang Got to Believe in Magic na theme song noon sa pelikula nila ni Rico Yan. Actually, isa yun sa mga nagpa-yes talaga sa akin. Tapos anak ko pa, first pa lang anak ko, first movie pa niya, parang sobrang, it's something that I will always and she will always remember. Bukod sa kanyang comeback film, masaya rin ngayon si Claudine para sa kanyang pamilya. Kamakailan lang, nag-viral ang video ng aktres kasama ang pamangkin niya si Julia sa surprise birthday party ni star maker Johnny Manahan o Mr. M. At kahit hindi pa raw sila 100% okay ng kanyang kapatid na si Marjorie, a step in the right direction na raw ito para sa kanila ni Julia. Siguro dahil alam niya siguro na syempre may tension pa. Civil naman kami ng ate ko, ni Marjorie. So siguro, syempre mommy niya yun, diba? Ayaw niya. Hindi siya siguro komportable na hindi kami komportable sa isa't isa pa. So nung night na yon, parang that was the time na we were able to talagang really spend time. And you know, talagang na-miss ko yung hug. At speaking of party ni Mr. M, itinanggi ni Claudine ang kumakalat na chikang sharaw ang dahilan kung bakit absent sa event si Jody Santa Maria. Diretso ang sinabi ni Claudine na wala siyang kinalaman kung bakit hindi nakadalo si Jody. Si Jody ang girlfriend ngayon ng dating asawa ni Claudine na si Raymart Santiago. Una nang sinabi ng talent manager na si OG Diaz sa isa niyang vlog na invited daw si Jody sa party. Pero chika ni OG, kinansel umano ito ni Jody. No comment naman dito si Jody. Last 2020 nang kumpirmahin ni Raymart na nagde-date na sila ni Jody. Abangan mga estudyante sa Batangas, may kakaibang diskarte para maiwasan ang kopyahan sa exam. At sa ride tayo dyan, silipin natin ang nakaka-thrill na obstacle course sa Paranaque. Tuloy-tuloy balitan dito sa Frontline Tonight.
kapatid, galaw-galaw din pag weekend. Tara na't maglaro at ma-challenge sa nakaka-exercise pero super sayang indoor obstacle course sa Paranaque. Tara, ride tayo dyan! Subukin ang inyong tibay, hamunin ang inyong galing at ilabas ang inyong inner thrill seeker dito sa pinakabagong tag obstacle course sa Paranaque. Itong idea na to ng thrill skate basically is nanggaling to sa UK. Pwedeng maglaro dito at magkaroon ng chance to try our obstacle, which is composed of 32 yan. Meron tayong 133 transponders sa tinatawag para matapos nyo yung game na yan. For sure, magkakaroon kayo ng experience na kakaiba. Pagpasok pa lang ng customers natin, they go through yung video, safety video na tinatawag. So, bawat obstacles na yan, meron din kaming marshals na nakaantabay. Sa halagang 599, mayroon ka ng dalawang game credits na take 20 minutes para matapos ang lahat ng obstacles. Siyempre, hindi tayo uurong sa mga challenges. Thrillscape, bukas for all ages at for all fitness levels. Basta ikaw ay nasa 4 feet pataas. It's super worth it. It's so much fun. I like that you can keep track of your score. So you can play against your friends and family or you can just play against yourself, which is nice as well. Yeah. At first, yeah, sobrang nakakapagod siya. Pero ang saya nung experience dito. Sobrang ganda nung area. Yun, sobrang saya. Sa mga naghahanap ng challenging activities while having fun, tara na at kumasa sa exciting obstacles na meron dito. Samahan niyo ulit ako hanggang sa susunod nating adventure dito sa Ride Tayo Dyan! O, yung mga palaban dyan gaya ko, suwak na suwak yan para sa inyo. Ako si Jana Lipon. Happy Friday, mga kapatid! At para naman sa ating pabawang pampagood night, kinaaliwan online ng mga estudyante sa Batangas dahil sa kanilang anti-cheating hat. Todo effort ang mga estudyante sa kanilang bonggang headgear para raw iwas kopyahan sa exam. Merong nakasuot ng disenyong chainsaw, bibe, gulayan, bundok at marami pang iba. Exam daw yan ng agriculture students sa Batangas State University, Lobo Campus. Ayon sa kanilang lecturer na si Angelo Ebora, hindi required ang paggawa ng mga anti-cheating hat. Pero may dagdag 5 points daw sa mga gagawa. Bukod sa aral na bawal mangopya, gusto rin daw ng lecturer na lumabas ng pagkamalikhain ng mga estudyante. Ilang kaya pumasa sa exam? Kasi parang ang hirap pag-exam na nakaganong ngayon. Wala nang nasagot. Yun nga niisip ko eh. Oo. Bagay, mahirap tumangopya. At least, ayun naman ang... Pero ang challenge doon, paano ka makapangopya? Suot pa noon, di ba? Oh. Uy, kung yung chainsaw, nililigaw ka lang ng ganun, baka tamaan mo yung katabi mo. Huli na agad doon. Pero, bilib ako doon sa ano eh. Si Johnny, hindi buong Biyernes niya sa Ride Tayo Dyan na hindi tumitili. Kahit hindi siya nakasakay ng race car, ano, titili pa si Johnny eh. Laging may dahilan para tumitili. Dapat ata yung pangalan ng segment ko, Tili Tayo Dyan. Yes. Okay, Ryan. Madami yan. Oh, happy weekend mga kapatid. Yan ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Edling Gao. Aga sa lulus mga kapatid. Magandang gabi.